Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay mayroon tayong panibagong susubaybayan, ang ongoing European Chess Championship na ginaganap ngayon sa Slovenia. On the board ito mga kamatsyas. Grabe no, sana all on the board na. So ito ay nagpasimula nitong nakaraang November 12 at matatapos naman ang November 21, 2021. At ito ay long game, talagang mabigatan ng tira. Team competition ito, parang Olympiad ito mga kamatsyas, mayroong 4 regular boards. Boards 1 to 4 ang mga magbabakbakan, mga piling team member ng bawat bansa sa Europa. Okay, may bakod. Mga taga-Europe lang ang pwedeng magbakbakan, kaya nga European Chess Championship, no? So ito po ay Swiss system, 9-round Swiss system. Pasimulan natin sa best game ng round number 1. Para sa akin po, ang best game dito ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Alireza Ferrugia, top board ng France, versus Super Grandmaster Markus Rager ng Austria. Ayan, top board din naman, board 1 ng Austria. Okay, si Alireza po, no, ang katatapos lang na FIDE Grand Swiss champion na meron na kagad upuan para sa candidates 2022. Okay, black dito si Alireza. Tingnan na kagad natin ang ginawa dito ni Rager. Nag e4, nag c6 si Alireza. So karo kang defense, nag knight f3, nag d5, nag knight c3, nag bishop g4. Ayan, pin kagad. So linya naman ito. Nag h3, kumapture, queen takes f3, nag e6 para isolid. Yan ang idea ng bishop g4. Handa talaga na i-exchange sa knight para pag e6, walang bad bishop sa c8 at solid talaga ang d5. Nag bishop e2, nag d4, inatake kagad ang knight, knight b1, at dito nag knight e7 si Alireza mga kamatsyas. Yan po ang bagong luto sa position na ito. Dahil dito ang madalas ginagawa ay knight f6, pumapangalawa ang knight d7. So ngayon pa lang nangyari na may tumira ng knight e7 novelty, at dito syempre lalanding sa g6, inabangan kagad ni Rager. Nag h4 kagad siya para pag nag knight g6 mag h5, iistorbohin kagad ang knight sa g6, at agad namang binarhan ni Alireza. Nag h5, nag d3, tuloy lang sa pagdevelop, knight g6, nag queen h3. Ayan, interesting no, usually kasi g3 lang eh. Nag a5, ayan, space sa queen side, nag f4, nag e5. Okay, kakaiba talaga ito, kanya-kanya ng diskarte, no? Nag f takes e5, kinapture, knight takes e5, at dito nag castle. So kaya kinapture ni Rager para meron siya kagad malakas na force sa f-file, pamresure. Nag knight bd7, develop, knight d2, nag bishop d6, nag a4, ayan, para ma-stop kasi po pwede kasing mag a4 ang black, mangangain ng space sa queenside. At dito nag knight f6, talagang nilagyan, minarkahan ni Alireza na yung g4 ay sa kanya na. Nag knight f3 and nag knight eg4, ayan, talagang grabe no, malakas ang knight sa g4. Nag bishop g5, develop, ayan, para may pin, pressure. So dito mga kamatsyas, kung mapapansin nyo, baka mapatanong kayo, Coach, kain na yung pawn sa d4, libre yan. Meron kasing bishop c5. Okay? At kapag nag c3, capture, 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 king h1, and may knight f2 double. Lasog-lasog ang mangyayari dyan sa puti mga kamatsyas. No? Kaawa-awa, miserable. So, kaya tama lang na bishop g5 develop, and nag queen d7, umilag sa pin, nag knight d2. Ayan, ano balak dito? Maaring ilipat ni Rager sa c4. Nag knight h7, pang neutralize na sa bishop sa g5. And nag knight c4. Ayun, may pasimple. Dodobolin, nag knight takes g5 muna. So threat muna sa queen. H takes g5. And nag bishop h2 check. King h1, at saka pinoroteksyonan ang b6 square. So may mga ganong teknik eh. So bishop h2, papapuntahin lang yung king sa h1 and babalik ang idea, at least hindi pwedeng basta-basta mawala ang tore dahil mayroong knight f2 double. Okay, para may ganong diskarte. And kumapture na bishop takes g4, at dito force talaga na capturing ng queen, nagrook f3 lang. Ayun, dumiskarte lang no, kasi dito kung kakapturein, eh pabor na pabor sa black, discovered check. Okay, and kapag nag king g1, may rook h5, madaling maaatake, mapapabagsak ang overextended pawn sa g5. So dito, kaya hindi pwedeng capturein yan, ang ginawa ni Rager, nag rook f3, nag castle, and nag e5, ayun, binalak.
ang malakas na diagonal na yan, no? Pero medyo alanganin daw po, mas mainam daw ay rook f5 na lang, na kapag nag g6, ka-capture sa g4, capture and rook f6. Parang provoking lang, no? Na halimbawa, mag bishop d8, meron din namang rook f4 para bumawi sa pawn sa g4. Okay, so equal to slightly better, mali konti lang sa black. Pero dito sa e5, medyo na-target kasi yung e5. Ito kaibahan, mga kamatsas. Yan, rook ae8, good move. May target kagad sa e5 pawn. At dito kumapture na, capture. Nag-rook g3 para pabagsakin ang pawn. At dito, nag-b5. Ayan. So, alam naman natin, si Alireza, agresibo itong player na ito. Kaya gusto niya kagad paalisin muna ang knight. Nag-knight d2, ayun. Tuluyan ang lumaki ang evaluation bar dito. Clear advantage na daw ang black. Dahil ang mas mainam daw na tira, capturein na lang daw. Capture, capturein ulit ang knight sa a5. Wala namang dapat ipangamba sa rook a8 dahil may knight b3. Suportado naman ang tore. Ngayon, kung ang gagawin naman ay rook takes e5, rook takes g4, rook c5 para atakihin ang pawn, magbi-b4 lang daw, ibibigay talaga yan, and knight b3 para pabagsakin naman ang pawn sa d4. So dito, slightly better ang black pero mahirap ito, mga kamatyas, i-convert kasi may double pawn ang puti. Kahit pa paano, masama ang pawn structure. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Rugger, hindi niya kinapture, nag-knight dito siya, then nag-rook takes e5, rook takes g4, nag-rook e2, yun, inatake na ang knight sa d2, knight f3 para, yun, bumawi sa d4, pero dinipensahan muna ni Alireza kasi mas vital ang center pawn, mga kamatsas, and ready to capture na ang rook sa ang pawn sa c2 at totally makokontrol niya ang second rank. So dito, nag-rook c1, dinipensahan, nag-b takes a4, nag-king g1, ang idea mag-king f1 para talagang mapaalis ang rook sa e2. Nag-rook b8, ayan, inatake ang pawn, nag-king f1, nag-rook e6, at dito, nag-knight to d2. At talagang tinagpas na ni Alireza, rook takes b2, knight to c4, and rook b8 bumalik. So, yun nga lang, kahit pa paano, mayroong isipin dito ang puti na may potential strong pass pawn sa kabila. Nag-king f2, rook b8, rook h4, maaaring may idea to attack the h-file. Nag-rook e2 check, king f3, then nag-g6, nag-rook e4, ayan na. Para talagang totally ma-neutralize, sinalubong na ang tore. Rook 2x e4, capture, d takes e4, rook b8, nag-king e2, idea, king d3, and dito nag-king g7. Yun nga lang, sa level ni Ferrugia, mga kamatsas, ang bigat na niyan, ano, talagang ang galing niyang gumapang sa posisyon. Rook h8, king f3, rook b8, nag-king e2 at dito nagbago isip, nag-rook b4 na atake sa knight, depensa pa sa pawn, nag-king d3, king f8, nag-rook f1, king e7, nag-rook a1, abang-abang na lang din, king e6, nag-rook f1, and the bishop d8, ayun na. Tinarget na ang pawn sa g5, rook a1, nakipagsabayan na. Ayun na. And bumitaw din sa pawn sa a5, nag f5. Kasi wala mangyayari kung hindi ganyan ang gagawin ni Alireza, wala mangyayari, mga kamatyas. Di niya mararamdaman ang kanyang kalamangan. So dito, nag e takes f5, g takes f5. 2 pawns down dito si Rugger, pero medyo isolated pa naman yung mga pawns, kaya kahit pa paano may laban pa ang puti. Knight c6, rook b6, knight a5, king d5, knight c4, and rook g6. Napakalakas na tira kasi ang target niyan ay ang weak pawn sa g2. Nag-rook f1, inatake ang pawn sa f5. So dito, ang tanong, bakit hindi kinapture ang libreng pawn? Meron kasing bishop to c1 and ready to play rook g3 check at aatras sabay kakapture with check. Yun po ang idea ng ganyang diskarte, no? Check muna, pababain ng king, capture check with tempo. With tempo. So, hindi na inintindihan ni Rugger, total eh, nakahold naman daw. So, nag-rook f1, counter attack sa f5, and dito nag-f4, rook h1, at dito mga kamatsas, nagpakitang gila si Alireza, no? Inilabas niya ang kanyang pagka 27, 70, pero actually mga kamatsas,
world number 4 na ngayon yan sa live rating, maaaring umangat pa ng world number 3 pag nagtuloy-tuloy ang kanyang magandang performance. Inilabas na niya ang kanyang pagkamamaw dito. Ano kaya ang best move, mga kamatsyas? Bigyan ko kayo na kaunting segundo para may pause at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat ang ginawa Bishop H4 para ma-block ang potential panggulo-gulo ng tore sa ilalim pag nakapasok yan. Bishop H4 ang good move, sacrifice, and nag-rook H3 lang dito si Roger. Bakit? Kasi kung kakapturein ang Bishop, mayroong rook G3 check muna. Obligado bibitaw yan. Halimbawa kung ang gawin ay King E2, King takes C4, and yun nga. Yun nga ang naging problema talaga, mabigat dyan ang puti kasi may malakas na A-pass pawn. So pag kinapture ito, edi capture din. So 2 pawns up pa rin, may strong pass pawn, winning for black. Okay? Kaya ang ginawa dito, di na lang kinapture ni Roger, nag-rook H3 lang, rook takes G2, knight B6 check, king C6, and then tinagpas ang bishop. Rook G3 check, hindi makaangat king C4 kasi may matcha sa C3. Naobligang bumaba king D2 and kinapture king takes B6 at dito isinuko na ni Roger, mga kamatsyas. Hindi na niya pinagpatuloy pa kasi kung kakapture niya ang pawn sa F4, mag-A3 and yung king lalapit talaga yan, check. Wala na rin, totally hopeless na rin sa ganyang position ng white. Kaya sa kanila, nire-resign na yung ganyan. Okay, so ipakita ko naman sa inyo ang round 1 standing. Ayan. So dito 3-1 Greece, naka-score ng 1 sa Russia. Ang lakas ng European Championship, oh. Azerbaijan 4-0 ang Italy. Board 1 ng Azerbaijan si Mamedyarov Shakhriar. And Austria, ayon, tinalo ng France sa score na 1-3 lamang ng na 3-1, ano, malakas ang France. Ang magkaka-teammate sila MVL MVL saka si Ferrugia. Lakas ang team nila. Tapos yung iba, eh, may malakas din naman sa France, eh. Lakas, ang lakas ang team nila. And ayan, Poland, sila Duda nandyan. Okay, mag-a-analyze pa tayo ng mga best games dito, mga kamatsyas. Ang tabayanan nyo lang, ha. Katatapos lang kahapon ng round number 2. Pero marami pa akong gustong i-analyze dito sa round number 1 pa lang. Marami akong nakitang best games dito, mga kamatsyas. Yan po ang update dito, no? So, ang tabayanan nyo yung mga susunod pa nating i-analyze sa ongoing na torneyong ito. Yung speed chess sa chess.com, pahinga pala, no? November 15 ang resume ulit at sa laban naman ni Wesley. So, abangan natin yon, mga kamatsyas. Kanina wala akong makita yung pala sa schedule, rest day sila. So, November 15 pa ang resume ng laban ulit nila sa speed chess. Okay, maraming salamat po. Sana natuto uli kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang po sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.